Yo, what's up mga kateki? So, welcome back again sa akin channel. So, today's video ay mag-aayos tayo ng vendo. So, ito yung vendo natin guys. Namamatay daw siya every time na i-switch nila, namamatay daw. So, tingnan natin guys. Switch ko lang. Ayan guys, so switch na natin tong ating vendo. Nakita nyo naman, nakailaw yung yun, naka-green yung ito yung power supply nyo guys eh. So, nakailaw naman kaso walang dito, yun yung switch. So, maaaring ang sira nito guys is yung sa cord. So, lagyan ko lang ng lights, ilipat yung camera natin ah. So, yung may-ari pala ng vendo na ito guys is si Ma'am Leticia. Yeah, so, build din natin ito guys. So, may kabisado natin. So, ito yung kanyang power cord dun dito sa power supply. Ito yan. So, walang power guys. Yan. Walang power si custom board. Dapat pagkasaksak natin yan, meron ng power yung power supply. Ayun, meron ng power yung custom board natin kaso wala. So, i-ano mo natin, palitan mo natin ng custom board. Baka sakali, gumana. Okay guys, so tinanggal ko muna yung custom board natin dito sa, yan, tinan nyo naman ang ilikabok ko. Nalis ko yung custom board dito dahil wala ang power. So, sinalpakan ko muna ng jack. Ito. Dito muna padaanin yung 12 volts kasi meron naman dyan. Reserva, yan o. So, try natin muna dyan. Buhayin muna natin ito, guys. So, yan. Moment of truth, guys. So, lagyan na natin. Naka-power na yung ating, ano. Alisin ko lang yung lights, ha. Yan, naka-power yung ating power supply. Open ko ulit. So, yan. Yan, guys. So, dyan pa lang guys. So, gumana na. Okay. Nalpaka lang natin ng 12 volts na jack. Ito. Ito yun. So, baka ito yung sira. Kasi mostly sa custom board, yan, dahil umiinit, ito yung sira guys. So, hindi pa naman buong custom board. Umiilaw pa tong ito to. Tingin ko. Yan. Umiilaw pa yun, no? Tapos dito sa clicker, yung kanyang relay module, iilaw yan pagka nahulugan. So, napagana niya yung motherboard natin yan. So, yan o. So, ito lang yung pinalitan natin guys. Itong dito. Buti na lang meron siyang reserva dito. So, guys o. So, buti na lang meron to. To. Kasi kung wala yon yung reserva, wala na. Kailangan palitan to, iinangan to. Okay. So itong custom board na to pala is nabili ko to ready-made na guys. So pinostomize na nila, pinagdidikit-dikit dito sa breadboard o yung boards kaya tinag na custom board kasi customized board to. So alisin natin guys ha para walang ano. Yan. Okay, walang power. So dito natin ilalagay sa jack niya. Yan guys, so wala ang power dito. Yan. So, meron man, nawawala. Yan o. Naglulus. Lalo pagka iinit, naglulus. So, dito, obserbahan natin yan. Dito, guys. Hanggang mamaya. Kung iinit to, ay hindi mawala. So, i-fix ko lang to, guys. Itong ano, inisang ko na rin dahil maalikabok. Linisan ko na rin yan kasi all in tayo. So ito yung magandang coin slot guys. So yung metal yung kanyang coil. Yan. Matagal na to guys. Tansya ko dito sa vendo na to is 4 years na rin to. 4 years, 5 years. Ito yung mga, ito yung unang nag-order sa akin sa Santa Barbara. Yan, ito yung
vendo niya. So bawing-bawi na to. Meron na tong napundar na motorcycle with sidecar pa. Yan, napundar nito. Grabe, kumita to guys. Malaki. Dahil siya yung unang-unang Piso Wi-Fi vendo dun sa lugar nila. Grabe yan. So matagal na yan guys. So ang motherboard na nilagay ko dito, hindi ko tinipid guys. Kasi ito pa yung mga una eh. Wala pa yung Raspberry Pi 4 ata. O meron na, sobrang mahal. Ito is a Raspberry Pi 3. 3B plus to guys. So murang-mura niya nakuha to guys. Bawing-bawi na niya. Yan. So after ng ilang taon din, saka nasira yung customized board ni, ano to, Dennis ata to. Kay Sir Dennis to. Yung customized board na to. So, dilinisan ko, fix ko, then i-update ko kayo guys. Isan ko muna para sulit naman yung pagpapagawa nila. Yan, kung gusto nyo pala magpagawa guys, lalagay ko yung number ko dyan sa description box. Yung link ko yun sa Facebook page ko. Para makontakt nyo ako guys, pwede kayo magpa-home service. Kung available dun sa lugar, pwede ako. So, magre-reply ako guys na pwede. Pero kung hindi naman, magre-reply pa rin ako na hindi pwede dahil masyado malayo. Yan. So, open na yung ating home service. Pwede nyo rin dalhin sa aking, dito sa aking bahay para ma-check ng maayos. Matest natin. Burn test. Kasi pag akong gumagawa guys, siguro pare-pares kami. Pagkagawa namin, burn test ng 24 hours. And naka-switch yan dito sa bahay. Tapos iti-testing. Iti-testing ko din. Tapos may mga kukunik dito para talagang ma-burn. Okay. So maganda to guys. Yan. Ito pa yung mga una. Yan. May pang outdoor to. Tsaka indoor na. Outdoor-indoor type AP to guys. Yan o. Yung kanyang indoor. Ito. Tapos yung outdoor naman niya. Ito. So hindi niya na sinama yung outdoor. Dahil ang problema lang naman ito is yung namamatay. Mamaya magsiswitch, mamaya mamatay. So, ang expect ko kaagad kanina, nung tinanong ko, hindi ko pa na-diagnose, power supply agad. Pero, pagka-open ko is, nag-green naman yung power. Hindi siya nag-biblink, hindi namamatay. Hindi naglo-lose dun sa kanyang, doon. So, ito yung mga unang power supply guys, na matitibay, heavy duty. 12 volts 5 ampere 4 years ago. Yan yung power supply na yan. So hindi ko na alam kung anong brand yan. Ayoko na rin tanggalin dahil naka ano yan eh, naka double siding tip tapos naka strap pa. Okay, yan. So dito okay na rin yan. Ano pa? Ito 4 years na rin yung itong mga cooling pan niya. Yan. Ang coin slot, 4 years na rin mahigit yan. So, sobrang tibay guys. Yung mga unang build namin, mga unang unit, mga pesa is matitibay talaga. Pero yung mga bago ngayon, yung power supply, kagaya nung binili ko, na in-unbox ko. Ang order ko is 12 volts, 5 ampere, pero ang binigay is 3 ampere. So, grabe. Napaka-unfair. So, ayun guys. So, ingat kayo sa pagbili. Ayaw ko naman nang ibalik dahil masyadong abala. At sa araw na ito, kung hindi nyo natanong, is a holy week. So, walang opisina. Maabalang ibalik. Pero okay lang. Siguro, i-rate ko na lang yon ng mababa at magko-comment ako na yung binigay is 3 ampere. 5 ampere yung kailangan ko. AP mode. Hindi pa rin siya bilan mode. Yung bilan mode tsaka AP mode pala, explain ko sa mga susunod na video dahil may nagtanong sa atin kung ano yung pagkakaiba, anong maganda kung bilan mode o AP mode. Yan. Sa mga susunod na video natin guys, abangan nyo. Kung ano ba talagang mas maganda. Based on my experience na matagal na rin ako nag-build. So, yun, sasabihin ko sa video na yun guys. So, linisan ko muna to guys and... Okay, so ganito ko pala linisan yung aking vendo gamit yung magical tawag dito makeup brush yan, pinong-pino para hindi maano yung mga pesa natin dun sa loob. Then gagamit tayo ng blower yan, Hoyoma, Japan. Kung gusto nyong mag-order nito guys, ilalagay ko yung description link dyan sa baba.
ilalagay ko pala yung link dyan sa description box yun, sorry. Ayan, kung gusto niyo mag-order. So, dali lang, i-blow ko lang to, then brush. Okay. Bisa na natin. Nalinisan, na-fix ko na rin. So, check ko na yung internet cable para lahat is okay. So, gamit ako ng tester. Yan guys, tester. So, hindi ba kayo nagtataka guys, bakit naihiwalay ito? Yan. So, pwede naman naka-fix, diba? So, naihiwalay ito guys dahil minsan may mga itetest tayo na yung tawag doon, masikip. So, pwede natin pag-iwalayin to. So, itong maliit dito. Yan. Tapos, yung malaki dito. So, pwede rin sa, kunwari, yung isang kable natin, itong dulo is nasa kabilang bahay. Tapos, dito, yung isang dulo is nasa main natin, dito rin. So, medyo malayo. Para matest mo pa rin yung kable, kung goods pa rin, is ito. Pag-iwalay. So, yun, ito, pagka nagtetest ka ng mula sa dulo at malayo, iwan mo to, tapos ito yung dadalim mo. Tapos titignan mo kung ilaw lahat yung madadaanan na lights. Yan. So, dito nung tinest ko, walang number one. So, yun yung orange, white orange. Hindi ako nagkakamali. Ah, white green pala. White orange sa B. Okay yan, walang number one. Yan, hindi umilaw to agad. So dito sa ating ano. Yan o, sa B. White orange yung wala. So parang ground ng internet 'yon. So kailangan natin makita kung saan yung may sira dito ba o doon sa kabilang dulo. Print ko muna. Yan guys, so parang may issue na yung kable niya. Kung makikita niyo diyan sa alisin natin. Marupok na yung ating to. Halos lahat na ng white orange is may balat na. Nabalatan na. So ibig sabihin niyan baka maaring diyan sa dulo nito meron ng mga putol. So, pwedeng palitan nyo na lang. Kung malutong na kasi ito, matagal na. 4 years na rin ito eh. So, kailangan na rin sigurong palitan ito. Okay, pero sa ngayon, wala tayong reserva. So, tayo natin si client tanungin kung gusto niyang palitan ito. Dahil malutong na. So, ititry pa rin natin ito. Kakat ko lang, mahanapin ko yung walang tawag doon, balat. Kasi yung, meron pa rin guys. Lutong na, nabalatan na lahat. So, sayang lang yung natin. Sayang. Kung itutuloy pa natin itong ikikrim. Nabagal yung internet nito. So, gagamit ako ng ibang kable. Palitan na natin ng kable. So, ito yun. Yung marupok na kable niya. Ayan, bumabalat na yung kanyang orange. Okay, so.
Kaya anong putol ko, nakailang putol na ako. Pero bumabalat yung white orange. So, hindi na rin yung maganda. Tsaka malutong na masyado. Mabagal na yung internet nito guys. So, pinalitan ko na lang ng UTP cable. Papunta dun sa internet. So, yan. Umiilaw na. Kaya na lang natin mag-boot. Okay, so ano ko na yung kanyang sira. Itong ano natin, Piso wifi. So ito yung remedyo natin, di ba? Lagyan ko lang ng makapal na wire. So ayan, switch na natin. So ang problema ngayon dito guys is yung ayaw mag-boot. Tignan nyo yung kanyang ito to. Dito nyo mapapansin na ayaw mag-boot ng program pagka walang ilaw to. Pero may sa umiilaw pa rin to. Pero dito may hindi na umiilaw yung pangalawa. Ayan, ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Hindi ito guys ha. Yan yung dun sa kanyang ano, motherboard bid light. Yan. Kailangan may magbiblink dyan na green minsan. Pag hindi nagbiblink ang green, tapos yung motherboard walang ilaw yung ano dito, orange or green. Yan sa kanyang internet port. So, sign na yan guys na program yung sira. Pero, i-check nyo pa rin guys yung kanyang USB to internet dyan sa silong. Ito to. Hindi ko mapapakita sa video dahil naka-stand tayo. Pero dyan, kailangan, pakita ko lang guys ha. Kailangan dyan sa kanyang internet USB to lang is nag-green orange din yan, yan. So good siya guys dahil may green orange naman siya. Kaso hindi nag-green ang kanyang orange tsaka green yan. Yan. Paisa-isa na ang green. Pero pagka goods kasi yan, nag-blink yan yung green tsaka orange. So, makikita nyo dyan sa board guys. Sa inyong Piso wifi, anong problem? Cellphone is connected without internet. Pakita ko lang ako, ako ng isang cellphone. Ayan guys, so ito yung ating cellphone. Pressing ko muna yung lights para makita nyo. Ayan, so ang pangalan ng Piso wifi na to is Leticia. Kay Ma'am Leticia kasi ito, ayan. So makikita nyo dito, lights ko lang yung cellphone ah. Guys, so yan. Connected without internet. So yung mga cost, ang cost nito guys is yan. Ito makikita nyo sa ano nga, walang mapasok na internet. Yan dito. Hindi nag-iilaw. Yung sa USB to LAN is naka-steady yung green tsaka orange. As dito, no blinking, steady yung relay natin. Ano? Yan yung relay. Steady. Ibig sabihin, walang program. So, dito, meron akong reserva na memory card. So, at least, meron kayong reserva na memory card lagi. So, ito ay pinrogram ko na ng 4.3 Piso 5 and RPI yung ano niya. So, isasalpak natin dito para makita nyo guys na program yung sira. Okay, walang hardware. So, ang ginawa lang natin na hardware dito is ito. Pinalitan ko rin yung USB to LAN kanina, pero goods pa rin yun. Okay pa rin yun. So, try natin. Samahan nyo ako, guys. Off ko muna to. Yan. So, dito yung memory sa ilalim yan. Tandaan nyo lang yung pagkaka-alis nyo. So, alisin ko to, guys. Itatabi ko dyan. Then, ito naman yung na-program natin na bago. So, ito ay 16 gig na SD card. Ayan. HS yun ata yun. So, program na yun. Switch na natin ulit. Ayan. Nakita nyo guys. Yan. Umilaw yun dun. Ayan. Ayan. Off ko. Ayan. Oh. Nakailaw guys. Oh. Ayan. Oh. Yung green. Tsaka ano. Ayan. Green. Tapos dun sa port. May ilaw na, nagbiblink, may pumapasok na ng internet.
So dito sa ating relay, yan naka-steady pa, pero once na booted na siya, naka-boot na yung ating program, maalis yung green, I think, and green. Yan. So, ibig sabihin niya, booted na guys. Meron na yung program, nag-sync in na. So try natin. So ito yung kanyang, ito yung aking isang cellphone. So dito siya, di ba, kanina, connected with the internet, nakita nyo. So dito, lagay natin, sign in natin. Kailangan magkalakay dyan is sign in. Yan o. Goods na guys, lumabas na. So program yung kanyang sakit. So kailangan pag nag-ayos kayo guys, is meron kayong reserbang memory, reserbang USB to LAN. Ang ganito, USB. Ito yung tinatawag na USB to LAN. Kasi USB dito sa dulo, from convert to LAN yan. Okay. So, kaya USB to LAN yan. So, ayan. Hindi ko na isa-sign in guys. Oh, sign in ko na rin. Para makita nyo, lalabas yung yan. Okay. Goods na. Goods na goods. So, lumabas na. So, insert coin ko na lang yan. Yan. Kailangan nyo insert coin. Yan. Nagka-credit. Yan. So, grounded yan pag ganyan guys. Okay. Kailangan natin ayusin yung kanyang setting dun sa relay. Okay. Pause ko muna guys. Pinalitan ko yung pin configuration niya. Yung default. So, pinalitan ko dahil nga sa buti na lang meron akong conversation dun kay Sir Dennis. Shoutout sa pusa. Maingay. So, ito yung pinalitan ko na. So, screenshot nyo na lang guys kung nakabili din kayo ng customized board kay Sir Dennis. Yan. Yan yung pin configuration niya. Try nyo to guys. Kung nagkikredit siya mag-isa. After nyong ma-reprogram. Piso 5 guys. Yan. So, check ko na to. Then, okay. Yan. So, ganun lang. Then, try natin ulit na mag-insert coin. Pwede bago. Okay, so insert coin natin. Ah, wala nang ghost credit guys. Okay. Wala nang ghost credit. So, ulugan natin guys. Sana nakatulong yung video na to sa inyo. Ayan guys, no ghost credit. Piso naman. Solve yung ating ghost credit dito sa custom board ni Sir Dennis. Buti na lang meron akong combo nung ano. Kung ganito rin yung customized board nyo guys, nabili nyo kay Sir Dennis o sa pardon, hindi nyo makontakt si Sir. Pwede nyo ako i-PM guys, tulong ko kayo sa pin configuration kung ganito rin yung customized board nyo. Pero kung basic yung customized board nyo, wala na kayong problema. Default ng goods na yun. So, yung mga ganito lang yung mga nakabili sa Lazada, Shopee. Yung kay Sir Dennis, yung old. Hindi ko lang kung way back, ano ba yun, 2020, yan, mga ganyan yung customized board na to. Itong version na to. Version 2 ata to eh. Yan. So, kung ganun yung problema, okay. So, goods na ito guys. Program yung problem. Ginawa natin dito is ito. Itong 12 volts jack niya dito. Yan. Sira na. So, buti na lang meron siyang reserbang ganun. Pinaikot dito. Then, program. Dahil siguro namamatay sindi, patay sindi. Nasira yung kanyang program. Okay. So, okay na to. Oh, yung pala nagtatanong dun sa ang tawag dito yung mga outdoor na setup lang, so ganito lang yung nandun sa loob nyo, no? Yeah, PoE. So ito yung papuntang antena sa labas, ito naman yung indoor. So pagka nag setup kayo ng may indoor and outdoor, so ganito USB to LAN, from USB to LAN yung ganito.
Yan, sabi ko sa inyo. Yan. Pwede ito lang palabas dito. Ito yung kanyang cord. Yan. So, lalabas dito. So, yan yun. Ito yung papunta ngayon sa winlan ng indoor natin. So, dito mauna. Okay? Yan. Sa one niya. One port. Kung di naman ganito yung modem nyo na indoor, yung mga 5B5, okay lang din. Lagay nyo lang dun sa kung saan nyo ilagay. Kung number 1 ba, number 3, number 4, yung 1 port, yung AP mode nya, dun nyo ilagay. Tapos yung existing na ports, yan, papunta dito, out naman. Papunta sa LAN ng power injector. Yan, LAN. So, pwede nyo pag iisa yung pangalan niya. Sample ito, Leticia Piso Wi-Fi. Indoor, Leticia Piso Wi-Fi din yung outdoor. Yan. Kaso nga lang merong disadvantage dun sa mga cellphone na ayaw bumitaw. Dun sa mga nauna nilang nakunikan. Example, yan sila nakakunik sa station 1. As lumayo sila, ayaw bumitaw ng cellphone nila, andito pa rin nakakunik sa station 1. Ayaw bumitaw dun sa una na pag-ibig. Yung joke. So yan, ayaw bumitaw dito. So ang tendency noon, umihina yung signal. Dahil iisa nga yung SSID. Pero kung ginawa mong dalawa, meron siya station 1, station 2. So makikita nila dun sa station 1 na mahina na yung signal, lilipat sila dun sa outdoor. Yung station 2 natin. Kung meron ka pang station 3, station 4, so lilipat lang sila, same pa rin yung time nila dahil nga ano, AP mode yung ginagamit mo. Pero merong disadvantage din pagka AP mode tsaka bilan. Dapat kung nagbilan setup ka, bilan na lahat yan. Itong indoor mo, bilan na lahat. Pero itong ganitong compass, walang bilan setup. So mag-comment lang kayo dyan sa baba guys kung gusto nyong matutunan yung bilan setup and AP. Pero sa ADO yung ginagamit ko guys na software. So yan, okay na to guys. Burn setup na lang. Kung may mga katanungan pa kayo, comment nyo dyan sa baba. At sasagutin natin. Yan guys, oh. AP, ano, indoor, outdoor setup yan. Okay, kasi kung kaya namin nilalagyan ng indoor dahil sa mga maghuhulog na malapit. Kasi yung outdoor, di ba, nasa labas. Na matatakpan ngayon ng bubong. Mahirapan mag-penetrate kung isang antena lang yung gamit nyo. Pero kung dalawa, mas okay. Yan. So, program ko na lang tong original memory ni Ma'am Leticia. Yan. Program ko ulit at babawiin ko yung aking memory card doon. So, hanggang dito na lang guys yung ating video siguro dahil mahaba na. Sa ibang description na lang ng video natin, sa ibang video natin, tutuloy ko na aux na aux na to guys, yung update ng ating Piso Wi-Fi. Okay, Ma'am Leticia. Okay, sa mga nahahack pala na Piso Wi-Fi is, comment nyo dyan sa baba. Turuan ko kayo kung paano hindi ma-hack yung mga Piso Wi-Fi nyo. Okay, kahit sa mga malulupit na hacker natin. Yeah, thank you guys and God bless.